pang kailangan mo sa bahay? Eh kasi nagkakaso-kakaso ako eh for 19 years. Pero wala akong kinailangan sa bahay. O up to the Supreme Court yung kaso ko. Anong kailangan mo sa bahay para makapag-file ka ng motion for reconsideration? Samantalang, yung abogado lang ang kailangan mo. Pulis din ako dati, iho. At mas malala yung kaso ko kaysa sa'yo. Sir, yung mga dokumento po kasi na hawak ko, sir. Nung simula po, sir, ng explanation, investigation, eh, nakapile po sa bahay, sa... Nakapile po sa bahay po namin yun, no? This committee will be tackling the issue of the recommendation of the body with regards to the resolution number 4171. Tama? With Congressman Akop. And basically, I have submitted to the Viber group, chat group natin, yung recommendation. And most likely, by Monday or Tuesday, we will be discussing the content and intent of that recommendation. And then it will be in a form of a committee report, which will be adopted by this committee next week. And thereby, if it is going to be adopted by this committee, the contempt that we issued will automatically be through a motion, or if it is already approved in the plenary. Okay, so our predicament right now is the access to cell phones and lawyers. So we will be allowing that through a motion by Congressman Erwin Tulpo in a while. But upon approval of the recommendation of this committee next week, and if there will be a motion to lift the contempt, then you will be released on the next hearing. Okay? Sige, Mr. Pio Ginto. Sir, maraming salamat po, sir, sa mga magigiting naming congressman at sa inyo, chairman, na pinagbigyan niyo po kami. Ano lang po, additional lang po, meron po kasing sa appeal po namin bilang PNP, meron po kasi kaming tinatawag na present of the, kailangan po namin ipresenta yung sarili namin for passing the MR po. The procedure? Yes, sir. Okay. Yes, the procedure. I we understand. So we'll be asking, Colonel, Jesse, about this, or General Natates, about yung actual presence. Yes, sir. Those accused, no? Yes, sir. So how will you correct this, problem? Is that a mandatory requirement? I would like to acknowledge the presence of Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez of the One Rider Party List. Sir. Thank you, Your Honor. The reply and or MR or any reply with that resolution can be physical or can be mailed, Your Honor. Through registered mail. Ah, so through registered mail or through their lawyers na lang? Pwede. That's true, Your Honor. Okay, so that answer your query. Pio Ginto, correct? Yes, sir. Kung ano lang sana, sir, kung mabibigyan lang sana kami ng pagkakataon, kasi may mga documents po namin na nasa bahay po namin eh. Kung sana po sana, ang hinihiling ko lang po sana, di ko po hinihiling na malip yung ano po namin, yung contempt po namin. Yeah, okay. Mabigyan lang po sana kami ng a certain days po na makapag-comply doon po sa MR na gagawin po namin. And then, I promise you, nangangako po kami sa inyo na babalik kami sa takdang araw na ibinigay niyo po sa amin. Kung mamarapati niyo po, Your Honor. May asawa ka ba, bro? Meron po, sir. Anniversary po nga namin ngayon eh. Medyo na-touch naman ako doon. Good, Mr. Chair. Congressman, ako. Yung po bang request ni Sergeant Pio Ginto would be true to the 9 others? I think with the General, General Natates, you can answer. Yung bang position ni Sergeant Pio Ginto, parehas din ang position ng mga iba, yung 9? If I may, Mr. Chair. Siguro, we'll be asking, is it true? Is it the same predicament that you have, Colonel Guevara? Yes, Mr. Chair. If I may add, Mr. Chair, we've been also placed for restrictive custody for 3 months already, Mr. Chair. So, it's been almost 4 months for us na restrict. Talagang hindi po kami nakagagalaw regarding our case and everything. So, if through your compassionate heart, Mr. Chair.
Yeah, hindi kayo parehas ng ni Sergeant Pio Quinto. Dahil si Sergeant Pio Quinto, kailangan niyang makauwi para ihandaan yung kanyang motion for reconsideration o apila. Sa'yo, iba eh. Po, same po, Mr. Chair. Dinadaran ko lang po. Alin? Same po, Mr. Chair. The same. Hindi ko alam. Pero when you file a motion for reconsideration, ano pang kailangan mo sa bahay? Eh kasi nagkakaso ako eh for 19 years. Pero wala akong kinailangan sa bahay. O up to the Supreme Court yung kaso ko. Anong kailangan mo sa bahay para makapag-file ka ng motion for reconsideration? Samantalang, yung abogado lang ang kailangan mo. Pulis din ako dati, iho. At mas malala yung kaso ko kaysa sa iyo. Sir, yung mga dokumento po kasi na hawak ko, sir, nung simula po, sir, ng explanation, investigation, eh, nakapile po sa bahay po namin, Your Honor. Eh, mga succeeding documents po yun, Your Honor, para po sa MR ko. Para, baka kasi po, kung iba po yung gumawa, eh, maganda, labo-labo po yung case file ko po. Yun lang po, Your Honor, salamat po. Mr. Chair, I leave that to the body or the wisdom of the committee already, Mr. Chair. Okay, so, with that, no other members who wanted to give their comments? If none, we'll be holding that for a while and we'll be asking our... Chairman, yes, the request of Sergeant Yukinto. Yukinto. Pwede mo naman, Sergeant, sigurong, since may asawa ka naman, gusto naman ngayon ng video call, siguro yung folder mo naman po, pwede mong sabihin sa misis mo na baka po pwedeng pakipadala rito sa iyo sa Congress. Kung yun lang naman ang iyong ano, kung yun lang naman ang iyong problema, dahil file mo naman yan, maaaring alam yan ng asawa mo. Okay, ganito na lang gawin natin, ano, Congressman Arrogancia. Actually, tama rin yung sinasabi ni Congressman Arrogancia, but we have a legal affairs as well in this committee, no, and in the House of Representatives. So we will be asking them for your request of for law, no? Kung ilang couple of days lang naman yan, maybe the legal affairs will allow it, but we will be I think we will be adopting that as well if ever that we will finding out that there is a legal basis for that, no? But I think actually we have the power naman to do that, but of course we don't want to make a mistake as well, and that's the reason why we will be repairing this as soon as possible today. We'll be asking them to release a legal legal stand on this. Is that fair enough? Maraming salamat po, sir. Advance Valentine's Day po. Sige, gawa na kayo ng written request, no? Para ibigay nyo sa amin today, no? Ha? Sige, Congressman Paduano. Anyway, matanong lang kasi ang pag-intindi ko, when I talk to Vice Chairman Bernardo at kay RD dun sa gilid, hindi naman 10 days play. Hindi naman 5 days. That's 10 days. Oh, you're given 10 days. Tama. Now, first, ang tanong, have you received the dismissal order now? Yes, sir. When? Nandito po sa file, nasa folder ko po, sir. When? Dito po sa, ano, sir, sa... Kailan? Kahapon po, sir, kahapon. Kahapon. So, yes, kahapon, yung 10 days mo, that was Tuesday. That was Monday. Tama? Monday. Correct? Yes, sir. Oh, so, next Monday, 7 days. So, Thursday. Hanggang Thursday ka lang, pwede. Sumagot. You're given 10 days, di ba? Yes, sir. Tama? Yes, sir. Eh, kung ma-release ka ng Monday o Tuesday, may isang araw ko pa, hindi mo kaya. Ikaw lang ha, in your case. Hindi po siguro kakayanin, Your Honor. Okay. Yan ang tanong ko kasi as mentioned by the chairman, next week we'll approve the committee report and we might lift na the contempt order by next week. Unless otherwise, late afternoon, before we adjourn, if you have a quorum and somebody will move for the lifting, ano, lifting for law, for you, giving you 5 days, pag in-approve ng body, isang process pa yan, baka kinabukasan, kasi dadaan pa yun sa section sa speaker's office. Kailangan nilang pirmahan yan. Now, ang inano ko lang, so, hindi kaya ng 2 days. Hindi kaya. Siguro po, Your Honor, nagpapasalamat na po kami kung hanggang doon na lang po yung pagbibigay niyo sa amin, Your Honor. Anyway, po. Anyway, sige, okay. So, lahat ng mga naka-contempt, nakatitingin dito sa house, natanggap niyo na yung mga dismissal order niyo? Andiyan na? Okay.
So, thank you, Chairman. Tingnan natin mamaya kung we can give them Farlo to prepare all the documents. Sige. Sa defense nila. Just thank you. Give us the letter request, no? And we will be speaking with our legal affairs. And baka sakali mabigyan natin today or tomorrow. Okay? Tapos, we'll be asking na yung... this morning, we have discussed the body-worn camera. The very reason that we wanted to discuss it para maging align doon sa Congressman Emano, you are acknowledged. So, basically, yun ang pinapastrack namin, yung sa body-worn camera and CCTVs. Ano? And unfortunately, wala nga tayo mabigat na penalties pagdating sa body-worn camera. And that is the reason why, probably, yun ang nagiging parang nagiging deterrent pa nga eh. Yung, anyway, we just wanted to ask yung si Napolcom saka... sa Napolcom, BC, Bernardo, with regards to making our institution much more stronger, para at least ma-equip kami sa Monday pag-approve namin ng recommendation, lacking on this issue. Ako, I think the law itself, no, yung 8551 saka 6975, strong naman siya, no? But unfortunately, siguro, yung mga gantong lapses sa ating sa Supreme Court decision, doon sa NBank nila, kanina napag-usapan natin na wala siyang penalty, no? Baka ito yung nagiging reason eh. Dahil nga, pwede sasabihin mo lamang sa korte na nag-malfunction eh. Ha? Nag-malfunction yung body-worn camera eh. Di ba? Kailangan mo lang mag-submit sa kanila na mag-function eh. That's it na eh. Tapos, kasi yung ARD na lobat eh. So, those are the yung mga madaling-madaling gawa ng paraan ng mga operatiba natin. Yun ang ginagamit nila para makaalis dun sa sa paggamit nun eh. So, what's your take in this? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Yung sa usapin po na non-functional yung kanilang body-worn camera. Nandoon po kasi roon sa provision ng Supreme Court na without prejudice to the administrative and criminal liabilities. Doon po sa administrative, pwede po silang mag-fall doon sa simple negligence. Eh. Kung hindi nila ni-maintain yung kanilang body-worn camera, halimbawa hindi naikarga ng baterya, halimbawa yung hindi nag-maintain. Kaya hindi po rin tatama na masasabi nila na walang penalty. Kung sa administrative, inefficiency o incompetence, papasok po rin sila doon eh. At kung sakaling nandoon din po kasi sa Supreme Court rules na merong kinakailangan kasi yung body-worn camera to establish yung chain of custody nung evidence, requirement po yun sa Section 21 ng Dangerous Drugs Act. Requirement din po ng Section 38 ng Firearms Law na sa planting of evidence, kailangan din yung chain of custody. Kung madidevelop po yun, papasok po rin sila ng grave misconduct doon. Kasi nga, kung naging intentional yung pagbanggel ng operation sa drug cases at doon sa service ng warrant, doon sa firearms, depende po rin sa handling eh. But would you agree with me, BC Bernardo, that sometimes yung nagkakaproblema eh? Because ang content na nakalagay doon sa NBank resolution, just report it out with the... with the proper court, no, issuing ng warrant, ay sufficient enough. Pag sinabi nilang it's not working, they will accept it. And that's a problem eh. Di ba? Yung po, Your Honor, kung yung sa non-functional yung kanyang body-worn camera, if it was a result of negligence for low maintenance at low preservation ng body-worn camera, responsibility rin po kasi nila yun eh. Kasi pag nawala po yung body-worn camera, pwede rin silang kasuhan ng malversation eh. Kasi nga, property accountability yun eh. Kaya if by reason of their position, they are the custodian ng body-worn camera, at kung ito ay mawala, pwede rin po mag-fall yun sa criminal eh. Kasi ang malversation po, hindi lang yung cash, pati yung property accountability. Kaya on a case-by-case basis po. So ang magiging penalty lang nila dito is administrative. Di ba? Tapos possible criminal case against them. Pag yung, yun lang yung magiging, parang pagtitingnan mo yung penalty is so little eh, no? Kaya I think talagang dapat ang penalty dito sa maling paggamit ng body-worn camera is so big that they will be not attracted to disfigure or make it loss yung ating mga body-worn camera. Would you agree with that? Pwede po yun, ma-enhance ng proposed legislation para magkaroon ng parameters at framework. Pero kung yung pag-dismantle o kaya pang-disable ng body-worn camera is to bungle those cases, magpo-fall po yun ng Section 92 ng Dangerous Drugs Act eh, ng bungling of cases eh, para ma-dismiss yung kaso kung mapatunayan na ito'y sinadya, hindi ito by accident na mag-malfunction. Kung yung pag-service ng warrant, planting of evidence po yun, kung sinadya, kagaya po itong napag-usapan dito sa hearing, na from the start, it was not really at all a service of an honest-to-goodness search warrant,
talagang planting po yun. Magpo-fall ang Section 38. Okay. At case-to-case basis. All right. Thank you so much with that inputs. Ano? Okay. So we'll be asking Congressman Paduano. No? Yeah. Oh, send mag- yeah. Ito yan sa Supreme Court. Congressman Paduano wanted to ask, ano, no? Anyway, are you going to refer your questions? Yeah, yeah. Before Chairman, I'll just take to take this opportunity that we have now the quorum. We are 9 now in this room, and there is a pending request by Sergeant Piquinto for a forlaw, and of course it was also yun din po ang pag-uusap ng anim na they have to answer their either dismissal case, no? Mag-MR. So, Chairman. Yes, sir. Congressman Paduano. I will give the floor to Congressman Tulfo. Okay. He was the one that moved to cite them on contempt. Okay, so Congressman Erwin Tulfo, go ahead. Mr. Chairman, if I'll be allowed, I'd like to file a motion for a forlaw being requested by these police officers, not only of the 5, but those entire police officers under our custody for a forlaw of 5 days so that they can do their own business, be with their families, and they would be back, and they must be back on Monday, Mr. Chairman. 5 days being starting tomorrow until Sunday, Mr. Chairman. Move. All right, so there's a motion for the 5 days forlaw, no? Right? Okay. Motion, okay, is for all of them. For all of them, Mr. Chairman. For all of them. Okay. So there's a motion for the 5 days forlaw for the following personalities from General Mariano to the Sergeant Piquinto. Is there before I move for the adoption, I will be reminding all of those will be released today to come back. To come back. Otherwise, we will be constrained to issue a warrant of arrest again to all of you. Sana wag po nating malitin yung desisyon namin na binigyan po namin kayo ng 5 araw na pagkakataon para ayusin nyo yung mga problema po ninyo sa inyong mga dismissal. Before I recognize Sir, Congressman Erwin Tulfo, yung tiwalang pinagkaloob namin sa inyo, huwag nyo po sasayangin dahil hindi po kami mangingimi uli that we will be asking this committee again to issue a search warrant to all of you. Okay, Congressman Erwin Tulfo. Warrant of arrest pala. Mr. Chairman, they have to be back and they must be back kasi doon ninyo malalaman sa Monday yung magiging pag-uusapan natin dito kung ililift na ho yung inyong contempt. Otherwise, sasayangin ho ninyo, makukulong ho kayo ng mas mahaba-habang panahon. So, you must be back by Monday. We are giving you 5 days for law. Doon sa nag-request na to work on their cases. Yung iba naman ho, sabi ko nga ho, lahat naman ho kami dito, may mga padre, pamilya, may mga asawa. So we know that tomorrow is very special day, alright? So we're giving you a forlaw, we're giving you 5 days, but you have to be back on Monday para malinaw ho tayo. Ano po? Because on Monday, may hearing ho tayo, or Tuesday, Mr. Chairman. Tuesday, may hearing ho tayo. Dito malalaman ko, i-lift na ho yung contempt ninyo, alright? So we understand, Mr. Chair.